What's up guys? Welcome to my video channel. Today is mag-share lang ako ng aking binibenta ng Microtech Half-Light na bilang setup na may kasama siyang anti-lag na config. Para saan to? Para to sa mga bendo na naglalaga ganun ng online games, lalo na pag marami nakakonect doon. Sa previous ko na video is meron ako tutorial regarding paano mag-bilang setup gamit yung switch na TP-Link ST105A, pero yung setup na yun is basic lang. Kumpara ito sa hawak ko na meron siyang sariling config. So, ano ibig ko sabihin guys? Sabihin natin guys, nasa 10 Mbps yung ISP nyo. So, ibig sabihin guys, yung window machine nyo is 10 Mbps. Ang mangyari doon, yung config ko dito, yung 9 Mbps is nakalaan para sa browsing, streaming, downloading at iba pa. Bale, yung 1 Mbps is exclusive lang sa online games. Paano nangyari yun guys? Ganito yan guys. Sabihin natin guys, nakakonect sa bendo mo is nasa 20 katao. Wow! So, internet speed nyo is nasa 10 Mbps. Ngayon, anong mangyari guys? Sabihin natin, yung 15 katao guys ay nagbo-browsing lang, nag-YouTube, nag-download. Samantala, yung lima doon is nag-online games. Bale, ang mangyari, yung 9 Mbps na yun, paghati-hati yan ng 15 katao. So, hindi mapapakilaman yung 1 Mbps na para sa online games. So, wow! Na, yes, 20 katao nakakonect, 15 doon is nag-browsing, nag-download, nag-YouTube. So, bumabagal yung kanilang internet connection kasi marami na sila nakakonect. Pero, nagtataka lang kayo guys, bakit yung mga naglalaro ng online games hindi pa rin lag. Sa online games guys is hindi niya kailangan sobra na 1 Mbps kasi parang maliit lang yung data na kinakain niya during naglalaro ko ng online games. Wow! So ito yung mga 1 Mbps na setup sa Microtech na to. Pero kung mataas naman yung internet speed ninyo, so nilalagay ko dito yung mga nasa 2 Mbps yung online games. Nakalaga rin dito sa config na ito guys, pag mababa yung internet speed, sabi natin na para ito sa mga naka-same base na hindi stable yung internet speed nila, pag tuwing umaga is mabilis yung kanyang internet connection, pagkahapon naman ay mabagal, pero kung stable yung pin, gumagana pa yung ating anti-lag na config. Hindi ko ina-advise guys sa mga isa yung pebendo na yung kanilang internet service provider, ISP, ay hindi stable. Business kasi ito guys, pag hindi stable yung ISP na nagamit nyo. Ano malaman guys? Ang gawin nyo guys, para malaman na stable yung internet connection ninyo, i-check nyo yung pin. So paano? Mag-speed test kayo. O kaya mag-pin test kayo. Yun ang makikita. Pag nakita nyo guys na maabot sa 100 ms pataas or na minsan nagkakaroon ng request timeout, ibig sabihin guys hindi stable yung ISP nyo, kaya isa yun sa reason bakit naglalag yung games niyo kahit may merong ganitong Microtech Half-Light na bilan na may anti-lag. Hindi siya effective guys sa mga ISP na hindi stable yung pin. Kumagana lang ito guys sa mga stable na pin kahit hindi stable yung kailang speed test, yung pin lang talaga importante dito. So, sa aking binibenta, mayroon kong dalawang klase na binibenta na bilang setup. Yung unang binibenta ko guys is ganito. Una is LAN 1, ISP. Yung LAN 2, either Orange Pi or Raspberry Pi. Yung LAN 3 pati LAN 4, naka AP mode. Yung isang binibenta ko na bilang setup ng Microtech Half-Light, ang kanyang config, LAN 1, ISP, LAN 2, Orange Pi pati Raspberry Pi. So, pangatlo, yung LAN 3, AP, yung LAN 4, open port yan. Depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo doon. Either Smart TV or switch, yung PisoNet, kung meron kang PisoNet na nakasaksak sa switch, or extra router, so pwede dito nyo i-connect sa LAN 4. Guys, ipapakita ko kung paano natin magamit ito sa PisoFA vendor natin. So, putahan ko ang aking PisoFA
para i-set up ito kung paano siya ilalagay doon. Okay guys, mag-start na tayo mag-set up ang ating Microtech sa ating PIS Wi-Fi. Bali, ito ang aking PIS Wi-Fi. Then, ito ang kanyang antenna. Lalas ang PIS Wi-Fi box. Tapos ito ang aking Microtech Half-Life na VLAN setup, pero may anti-lag. Ngayon, ang tanong guys is paano siya i-set up, paano siya ililagay. So, pag naka-VLAN setup kayo, gaya nito, is di natin kailangan gamitin ito. So, mawawala na ito, hindi natin magagamit. So, itong gamit ko ngayon is Microtech Half-Life na may anti-lag na ang kanyang LAN 4 is for LAN. Kumaga, either smart TV, switch, or router itong LAN 4. So, mamaya isaksak ito sa aking PC o laptop. So, simulan natin guys. Bale, ang gawin natin guys, siyempre yung una is ito. So, mahirap. Ang ginagawa ko, isang kamay lang gamit ko eh. Kailangan nakabilan yung ating PIS Wi-Fi. So, mag-connect mo ito sa ating PIS Wi-Fi. PIS Wi-Fi. So, klaro ba? PIS Wi-Fi. Ito guys. Sama itong ilaw tingnan natin ilaw ng camera. Tinanggal ko yung ilaw ng camera, hindi natin makita. So pasok tayo sa admin ng PIS Wi-Fi kasi kailangan ma-set up natin ang bilan din ng ating PIS Wi-Fi window sa admin. Yan admin. Tapos, naka-default pa kasi itong aking PIS Wi-Fi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, sign in. And guys. So, ang aking Microtech guys, naka-VLAN ID 15 siya. Dapat dito sa ating PIS Wi-Fi, naka-VLAN ID rin ng 15. So, sana makita sa interface, Snapchat interface. Ito, interface. Tapos dito guys, sa interface, i-set up natin na VLAN mode. Bali, advanced setup, VLAN. Okay. And then, sa VLAN tag ID, dapat 15. So, dito sa PIS Wi-Fi ko, naka-15 na siya. And then, save. Save. Check natin, okay. Save. Hindi natin mag-save. Save. So, ganun lang guys. Bago nyo ilagay itong Microtech, kailangan naka dinasave na siya. Kailangan nakabilan din itong ating PIS Wi-Fi para gumana. Ngayon, isaksak na natin, hinilagay natin. So, paano isaksak? Ganito. Ang unang gawin natin guys, itong ISP, ilalagay ito sa LAN 1. Tapos yung ating Orange Pi 1, so, kailangan natin extra cable. So magamit ako ng extra cable. Ito ilalagay dito sa kung saan nakasasong ISP. Okay, dito. Ngayon guys, hindi natin magagamit dito itong USB to LAN, tanggalin natin ito pareto sa antenna, pero tanggalin ko na lang para hindi kayo makonfuse na dito lang siya ginagamit. So tanggal ko na siya. Bali, itong ating antenna, yung LAN ng antenna ito, ilalagay natin sa LAN 3. So naka-IP kasi yung LAN 3 ito. Ayan, nalagyan natin. Tapos, susunod, itong nasabi ko, dalawang binibenta ko na VLAN. Yung una is dalawang AP. Yung pangalawa, yung LAN 4. Kasi ang gusto ng ibang client,
open port dito para gusto nyo maglagay ng smart TV, piso net, switch o router, is meron yung bakante. So open port dito. Pero yun nga, effective pa rin yung anti-lag. Gumagana pa rin siya dito sa LAN port kung ano yung nakakonect dito. So ulit ko yung na-remind guys, para maging effective ito Microtech, double check ninyo yung ISP nyo kung stable ba yung pin. Baka nag-ataas yung pataas yung pin or baka parat nag-request timeout. So bago nyo sisihin ng Microtech itong config ko, check nyo muna ang ISP nyo kasi baka kasi dumating yung panahon nagbigla kayong naglalag. So ang sisihin nyo itong Microtech na config ko, bago nyo sisihin, double check nyo agad yung main router ninyo kung saan yung ISP ninyo, kung stable ba. Saka by the way guys, hindi ko ina-advise na yung mga tao sa bahay ninyo na doon inyo i-connect sa main router ng ISP nyo kasi baka possible na isang dahilan yung bakit naglilag kasi nasosolo yung intercursion kasi walang control doon, walang speed. Kasi kung makita nyo sa previous ko na setup, pinakita ko doon yung P2P internet business ko, meron ko Microtech na ginamit doon. So lahat ng connection na doon lahat sa Microtech, so kontrolado yung data. So ang sunod na gawin natin guys, so itong kwan, itong LAN 4, dito ko isaksak natin ang laptop. So maglaya ko ng kwan. Okay. Tapos saksak ko dito. So sinaksak ko sa aking laptop, nandun siya. Saksak na siya. Okay, sunod na gagawin natin. So makikita na guys, hindi ko na ginamit yung USB tulad, wala na siya. So i-restart natin para sigurado na ma-refresh, para ma-reconfig o ma-setup na maayos. So restart natin. Tanggalin ko muna itong kwan. Unang tanggalin ko yung Microtech Applight. Mas maganda kasi mauna naka-under nito Microtech Applight. Ito. So ibabalik ko. Sunod yung ating piece wifi. So naka-VLAN setup na siya. Naka-VLAN 15. Okay, tanggalin ko. Tapos babalik ko. Ngayon natin, hintayin natin mag-loading. Mamaya i-try natin maglaro ng email. Mamaya. So hintayin natin ma-refresh. So mag-review tayo. Yung ISP nandito na. Sunod yung Orange Spy nandito sa LAN 2. Yung AP nandito sa LAN 3, tapos ito para sa PC o laptop. Okay. Yan natin. So, check natin kung gumagana na siya. Medyo malabo itong camera na bago ko. Isa akong cellphone kay luma na eh. Ito yung ginagamit ko pang vlog. Pero dahil gusto natin mag-games, ipakita. So, itong gagamitin ko. So tingnan natin kung gumagana na siya without USB to LAN. So saan yung PC wifi zone? So kung hindi pa na umando yung antena, malog yung wire, pwede natin mag-loading. Okay, so ulitin ko, ni-remind ko sa lahat na bago kayo mag-build ng Microtech Applight na binibenta ko na may anti-lag, i-check nyo muna ang ISP nyo kung CGNAT ba siya or baka unstable yung mataas yung pin o minsan nag-request timeout kasi baka magbili kayo nito, bigla kayo magreklamo bakit hindi effective yung aking config, baka kasi problema ang ISP nyo. So normally guys, sa mga bumibili sa akin, tinatawag nila ako kung effective ba siya, sabi ko effective. Pero kung naong tanong sa kanila kung ano yung internet connection nila, i-check nila muna. Paano nila i-check? I-try nila muna laruin na mag-isa lang sila doon sa router, main router. Kung hindi sila lag, mag-isa lang sila, ibig sabihin okay yung ISP. Tapos i-check nila yung pin kung below 100 ms, kung medyo mas mataas sa 100 ms, hindi ko gina-recommend itong Microtech Applight kasi ito, hindi ito solution sa CGNAT.
initial solution. So ang solution doon is tumawag kayo sa internet provider ninyo na sabihin nyo ganyan-ganyan para masolusyonan. Para lang ito sa mga stable yung PIN, sabihin natin 10 Mbps ka, pag dumadami yung client, naglalag na yung email kasi yung kasi nga naging crowded na ba. So ginagawa ko sa config na to, wala yung browsing, streaming, download at iba pa. Tapos meron yung online games is exclusive lang talaga. Kumbaga meron yung sariling industry. So gaya yung sinabi ko kanina, so sabi natin 10 Mbps, well yung 9 Mbps exclusive lang sa mga gusto mag-browsing, download, streaming, ano man yan. Tapos yung 1 Mbps is for online games. So hindi nyo mapapakilang yung 1 Mbps. So bahala na sila pagkasi yung 9 Mbps. So magtaka lang guys, bakit yung iba pag dumadami na sila, medyo mga bagay yung YouTube, browsing, pero yung online games is hindi pa rin lag kasi nga meron siyang data separate allocation siya. So parang ganun. So ganun guys, mamaya try natin mag YouTube ako habang naglalaro kung effective nga siya. So check ko lang kanina sa aking internet connection, stable yung PIN para hindi naman ako mapaya baka mag lag tapos ni pala stable ang PIN ng aking internet connection. So ang gamit ko pala Pilite Fiber. So okay, try natin. So sana yung please wifi zone. Ayun. So gumagana ang ating bilan. So tingnan na guys yung antena connected doon. So wala natin yung speed lang. So kung gumagana siya. So sa 12 wala akong insert coin na nalagay. So mangyayari gawin natin, kukuha tayo ng code, voucher code sa ating Piso wifi. So ito admin. So mag-create ng voucher kasi wala akong nilagay ng universal coin slot para kan, so dito yung makakahulog. So voucher muna tayo, voucher. Mag-create tayo. Generate. Huwag natin magbigyan ng value. So sabihin natin 30 days na lang. Sabihin natin po rin mamaya. So generate. So ilang speed. Sabihin natin per user is 3 Mbps, 3,000. Kung meron ako nalagay na coin slot sana, magulog lang tayo. Wow! So, wala akong nalagay. 3,000. And then, generate. Kaya sabi natin 1 Mbps yung nilagay natin doon per user, hindi pa rin siya maglalag. So nilagay ko lang 3,000. So kunin natin yung code, copy. So ilagay natin sa ating insert coin. So ilagay natin yung code na ginawa natin, submit. So mail time na tayo. Ngayon guys, try natin maglaro. Pero bago lahat, so ngayon connected yung ating connection itong PC sa ating laptop. So try natin mag YouTube o mag download ito siya. Okay, so ganyan natin guys. Okay, so ito ang aking channel. So sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe naman sa ating channel para ganaan ako magawa ng mga bagong video, mga tips o kahit anuman niya na pwede makatulong sa atin. Okay, try natin mag YouTube. So connected na. So please, kailangan na-disable ko. Enable. So, enable lang connection. So, dito natin malalaman kung effective yung ating config. Okay? So, try ko mag-play ng mga video. So, ito yung mga aking video. What's up guys? Welcome to my video. What's up guys? Welcome to my video's channel. Today is Pusapanan. Sorry, hindi. So, okay. So, kaya natin magbukas ng maraming video. So yun lang nabuksan ko. So yan guys, marami na. Nag-play lahat yan. So nag-loading pa. So tara natin mag-download din. So ibig sabihin guys, marami tayong binuksan na YouTube.
So dapat maglalag ito. So ipakita ko ha, baka sabihin niya may daya. Ito connected dito sa LAN port. So open port yan. So, ibig sabihin, kumukha sa data na galing dito. Ngayon, so marami ko yung YouTube na binuksan. Try natin mag-download. Example ito, magbukas tayo, mag-download tayo. So dapat, dahil may nag-download, may nag-YouTube, dapat apektado ang ating online games. So download, so may download pa. Ano, mag-download tayo yung pinakamahaba na video. So non-stop music na lang tayo para makita nyo talaga non-stop. So yung tag isang oras para mahaba yung downloading. Ito, sample ito. Yun, download pa. Pinapay na sa i-download pa. Ito, ito na lang. Ayan, nagda-download na tayo. So, try natin maglaro. So, try natin maglaro. So, check kung connected sa swipe eh. Okay, connected. Try tayo maglaro ng email. So, nagda-download tayo. Nag-YouTube pa. So, marami yan. Medyo nag-hang na siya. Sinakas yan. Okay. Kaya natin kung naglilag ang ating email. So, kung makita na guys, parang yun, yellow. Pero, yellow yan kasi nakabase yan sa kwan. Paano ko i-explain? Basta ito yung natin laruin. So, bravo. Yan na. Pag maglaro yan, mag-kwan na yan siya. Mag-green pin na yan siya. Restart. Pwede ako guys, ipakita ko muna yung Microtech. Kung saan ko siya gina-set up. Microtech. Saan yung Microtech? Ito. Maglagay muna tayo. So sa mga marunong mag-Microtech, alam nila ito. Ang napasukan ito. Ito yung ginagamit ko pag config. Okay, connected na tayo. Tapos. Okay. Ito yung guys. So, ito yung online games. Ano kaya piliin natin? Na lang. Okay na tayo. So, kumakita na guys. No? Ito yung config ko. Wala yung mga yung online games. So wala siyang kumagit nito, wala siyang data location dito. Kasi pag setup ko dito, pag setup ko dito, yung matitira dito sa 20 MB is mapuputa sa online games. Tapos naka priority pa siya, priority 1. So umaroon sa Microtech, alam nila ginapunat ko dito. So ito natin. So nag-download na tayo, nag-YouTube pa. So, tingnan natin. So, naglo-loading na. Sa dami na naka-open. So, expectation natin dapat mag-log. So, yung download. Yung nag-download na. So, sana di ako mapaya sa aking config. Mahaba ba ang ating video? Aww. Matapos na mag-download, di pa nag-start na. Ay, naku guys. Okay, kumakita na guys. Oh, kita na guys. Kita. So, kaya guys, green pin pa rin siya. Malabo yung camera.
5 seconds till the enemy reaches the battle. So green pin pa rin siya, no? So, kaya natin laro yan. Ay, wala po, nakabili ng item. So, nagda-download na tayo, nag-YouTube pa. So, B7-effective yung ating. Ito yun. Kanya siya lang, guys. 39 MS. 40. 32. Guys. Yes guys, kita na guys, di ako nagla-log. Kahit na may nagda-download, may nag-YouTube. Kaya nga sabi guys, kung sabay sila mag-YouTube, mag-streaming, sila nagla-log na, wala mga bagalan net nila, sa atin di pa. Okay, nahuli ako ni Kwan. So, kita na guys. Patuloy pa rin nagda-download. Yung YouTube mga naglo-loading na kaya marami na naka-open. Okay. Ay, naku, naloko na. Okay. Ay, tapos na ako mag-download. Pero hindi pa rin ako nag-log. Ayan guys, nakita na guys ha. Green pin pa rin, malabo sa camera. 30 MS. Tapos na ako mag-download. Kaya natin mag-download ulit. Saan na yun? Hindi na makita. Tapos natin. Kaya natin mag-download ulit. Download. Hey, dito. Okay lang guys. At least nakita nyo kung hindi effective yung ating config. So, ganito lang guys. Kaya hindi ko na pinatapos itong laro. So, matagal masado ito. Okay. So, ganito lang guys. Guys, nakita nyo na ang aking demo paano mag-setup ng aking MicroTech Flight bilang setup na may kasamang teleconfiguration. Sa mga gusto mag-avail, ganun lang gawin ninyo. And then, ilalagay ko dito ang aming Shopee account sa baba ng video na to. So, makikita nyo dito, pwede kayo mag-order anytime. So, ganito lang guys. Thank you for watching.